Salamat sa makapangyarihang Diyos sa isa na namang napakagandang umaga na kanyang ipinagkaloob sa sangkatauhan. Thank you, Lord God. A blessed morning to all of you, mga kadugo, dugong Pilipino sa anumang sulok ng mundo. At dahil farming ang aming main source of income, andito na naman kami, mga kadugo, sa Bugoy's Farm. Sa ngayon, kasalukuyang kaming nagpapalagay ng Puradan dito sa aming tanim na puting mais upang hindi uudin. Kasi yung mais na puti, mga kadugo, ay gustong gusto nila ng mga uod. Ayan. Ang Puradan, mga kadugo, ay kailangan mailagay before 30 days na aanihin ang mga aanihin na for consumption, para pagkain, para nag-expire na yung effectivity ng gamot. Ayan, mga kadugo, itong aking pamangkin na si Kitel. Kitel, say hello! Makita ng darling mo, anak. Ang masipag kong pamangkin, ayaw niya. Siya ay camera shy siya, mga kadugo. Ito yun naman yung isang aking pinsan, si Anan. Anan, say hi to my vlog! Ah, hindi siya shy. Camera shy, mga kadugo. Ayang mga manok. Itong mga manok na to. Tingnan natin yung harap nila, mga kadugo. Ayan. At yung isa, yung aking pinsan, si Joss. Yung nakikita nyo minsan na nagpuputol ng saging. Nag-harvest. Ayan siya. Hello, hi, Joss. Itag natin yung girlfriend mo para alam niyang ang sipag-sipag mo. Ay! Ayan, ayan sila, mga kadugo. Tatlo sila. Supposedly, mga kadugo, mag-aano sila. Mamumulot ng kamote kasi nagpa-araro kami. Yun, oh. Sad to say, walang laman ang tanim naming kamote. So, advice ko po, mga kadugo, huwag magtanim ng kamuti before October hanggang huwag magtanim ng October ng kamoting baging mula March ay February na lang. February hanggang September. Ang pagtatanim pala ng kamote ay mayroong season. Dapat magtanim ng kamote October to January. Ayan, mga kadugo. Kaya napapatunayan ko na ang karanasan, our experiences in life will make us na magiging matalino. Kaya kung merong pagkakamali, merong hindi magandang pangyayari sa ating mga buhay, charge natin sa experience at para lalo tayong tatalino. So ayan, mga kadugo, lugi man ako doon ng around 7,000. Alam ko, ako ay naniniwala sa kapangyarihan, kadakilaan ng Diyos. Ayun, pinaararo ka na lang kahit walang naaani, mga kadugo, para malinisan at hindi masayang yung araw nung kinuha kong mag-aararo sana. So balik ako doon sa aking sinasabi. Ako ay naniniwala, nagtitiwala sa kapangyarihan, kadakilaan at kabutihan ng
Diyos na nagbigay sa atin ng buhay, mga kadugo. So, lugi man ako ng around 7,000 doon sa pagtatanim ng kamote, naniniwala ko kayang palitan o ibalik 100 folds ng ating Panginoong Diyos yung 7,000 na aking lugi sa ibang paraan. Basta maniwala, magtiwala, umasa, at higit sa lahat sumunod po tayo sa mga salita ng Diyos. Siya na po ang bahala sa ating buhay. Ang atin lang pong gagawin is to obey Him sa pamamagitan ng mga kanyang salita na nakasulat sa Biblia. So ayan, mga kadugo, punuin po natin ang ating mga isip, puso at buhay ng pasasalamat, pag-asa, kagalakan na magmumula sa ating Diyos. May kahirapan ang buhay, may mga problema, may mga pasakit, maraming pagsubok na dadating sa ating buhay. Pero maniwala, magtiwala lang tayo sa Kanya. Meron akong nabasa na sabi nga, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, tayo ay magtatagumpay. Ano na yun? Nasaan na yun? Teka lang, mga kadugo. Tignan ko. Balik tayo, mga kadugo. Ayun, nakita ko na. Nahanap ko na. Nakalagay doon sa John 16:33. John chapter 16 verse 33, sinabi ng ating Panginoong Jesus, mga kadugo, na sa mundo merong kayong kapighatian, pero lakasan nyo ang inyong loob sapagkat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So ayan, mga kadugo, napakasarap isipin na we can also overcome tribulations in our life through faith in our Lord Jesus Christ. So, ano nga, mga kadugo, ang sarap mamasyal, mga kadugo, dito sa Bugoy's Farm. May mga bunga pero hindi masyadong magaganda. Pero marami ng bagong malaki. So ayun, balik ako dun sa sinasabi ko. We can conquer the world. We are victorious through faith in our Lord Jesus Christ. Have a blessed day, mga kadugo. Ingat po tayo palagi. Mahal ko po kayo with the love of our Lord Jesus Christ. I'm praying for all of you, mga kadugo. May we come to know who should be Jesus Christ in our life. Bye-bye!